dahil sa kalumus-lumus na kalagayan ng kanyang boyfriend na si HD, sina Totoy naman at Tente naman ay sinisisi nila ang kanilang mga sarili dahil wala daw silang nagawa para iligtas ang kanilang kaibigan. Nagdaan pa mga minuto ay dumating na rin ang mga magulang ni HD at ipaniliwanag ng mga successor ang nangyari at labis ang kalukutan ng mga ito, pati ang nanay ni HD ay sobrang napaiyak rin. Dahil sa pag-aalala ng lahat ay naghintay ang mga ito ng ilang araw hanggang sa sumapit na nga ang araw na pinakahihintay nila na tuluyan ng maimulat ni HD ang kanyang mga mata. At sabi ng doktor, ligtas na siya sa anumang panganib. At nang pinuntahan ito ng lahat ay nagulat sila dahil parang wala ang emosyon nitong si HD. At sabi ng nanay ni HD, anak, may son, magpalakas ka. At sabi naman ng tatay ni HD, may son, nag-alala kami sa'yo. Buti na lang talaga ay okay ka na. Sobrang grabe ang pag-alala namin sa'yo, anak. Isa-isang ang nangamusta ang lahat kay HD, pero ang tanging sagot lang nito, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Dahil nga sa mga sinasabi ni HD, ay gulat na gulat niya ang lahat, pati na rin itong si Natalie. At agad nilang tinanong ang doktor at sabi nito, nagtamo siya ng damage sa kanyang ulo na naging dahilan ng pagkawala sa ilan sa mga alaala niya. Pero ang pinagtataka ng lahat ay naalala ni HD itong si Christine, ang ex-girlfriend niya na namatay dahil sa sakit. At sabi nito, nasaan si Christine at sino kayo? Nasaan si Christine? Nasaan ba siya? Kailangan ko siya ngayon. Dahil nga sa mga nakikita ni Natalie at mga naririnig niya ay di nga nito mapigilang umiyak at bigla na lang itong lumabas sa ospital. At sabi ng mga magulang ni HD, lumabas muna kayong lahat at kakausapin muna namin ang aming anak. At ayun na nga, lumabas na nga ang mga successor kasama sina Tenten at Totoy. At sinunda nila ang umiyak na si Natalie. At sabi ni Natalie, bakit hindi niya ako naalala? Bakit si Christine pa rin ang bukang bibig niya? Ibig sabihin ba nito na siya pa rin ang nasa puso ni HD at isipan? At wala talaga ako dun kahit kunti man lang na espasyo, bakit ganun? At bigla ngang humagulgol sa iyak itong si Natalie at napaiyak na rin itong si Jeff, pati na rin itong si Travis at si Jean. At sabi nito, Natalie, lumaban ka, lahat naman tayo ay nakalimutan ni pinsan. Hindi lang ikaw, huwag mong isipin na hindi ka mahalaga sa kanya. At sagot naman ni Natalie, pero ang sakit-sakit kasi eh. Ang sakit kasi Jeff, nung una kaming makakilala ni HD, si Christine ang laging bukang bibig niya. Pero ginawa ko ang lahat para magkaroon man lang kami ng mga memories. Pero ni isa doon ay di niya naalala. At dahil sa kalungkutan na naramdaman itong si Natalie, dahil wala nga maalala itong si HD, ay naawa nga ang mga successor kay Natalie. At niyakap nila ito na mahigpit. At sabi ni Jeff, nakakalungkot ang nangyari kay Insan. Pero hindi dapat tayo sumuko, dapat tulungan natin siya na may balik ang mga alaala niya. At ang mga panahong yun ay umiyak na itong si Jeff. At sabi nito sa kanyang sarili, bakit nangyari ang mga bagay na to? Bakit? At nag-iiyakan nga ang team gala ng mga panahong yun. Samantala ito namang si HD ay nakikinig sa mga paliwanag ng kanyang mga magulang. Sinabi nila ang lahat-lahat kay HD at isa rin itong tagapagmana. At sinabihan din nila itong si HD na wala na nga itong si Christine at matagal na itong namatay dahil sa sakit. Na marinig nito na HD ang sinasabi ng kanyang ina ay para bang bumalik ang dati nitong pag-uugali. Dating malungkuti na ugali na para bang walang emosyon at walang pakiramdam. At galit na galit ito sa mundo dahil wala nga siyang maalala kundi itong si Christine lang. Pagkatapos may paliwanag ng lahat ng mga magulang ni HD sa kanya, ay pinapasok na rin ito ang iba pang mga successor at sina Totoy at Tenten, pati na rin itong si Natalie. At pinakilala nila isa-isa ang kanilang mga sarili. Napakita rin ito ng mga litrato ang mga successor mula pagkabata nilang apat. Maraming ang nakasib na litrato sa phone nitong si Jeff. At kumbinsido naman itong si HD na magpipinsan talaga silang apat. At tinanong ni HD kung sino sina Tenten at Totoy, pati na rin itong si Natalie. At sabi ni HD, sila, sino naman sila, pati ang babaeng yan. At sagot naman ni Jeff, makaibigan natin sila, yung dalawang yan, naging kaibigan natin sila dahil sa girlfriend mo. Yung babae na yan, siya ang girlfriend mo, siya ang pinakamamahal mo HD, na sekretary mo na rin. At napatigil nga itong sa HD na halatang di makapaniwala. At sabi nito, girlfriend, sigurado ka ba?
Nanobi ako ang babaeng yan. Kung totoo yung mga sinasabi mo, kung totoong girlfriend ko nga yan ang babaeng yan, hindi sana may nararamdaman sana ako dito sa puso ko, pero bakit ganon? Bakit wala akong maramdaman sa kanya? At dahil nga sa mga sinasabi ni HD, ay napatigil na lang lahat, pati na rin itong si Natalie. At halatang nasasaktan ito, pero pinipigilan lang niya na di maiyak. Agad namang napakita ng litrato itong si Jeff na naging bonding nila sa private resort. Na sweet itong si HD at Natalie, pero di talaga naniniwala itong si HD. At tanging sabi na lang nito, hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi nyo, yung mga nakikita ko, pero base sa nararamdaman ko, si Christine lang yung babaeng minahal ko sa buong buhay ko. At kung girlfriend nga kita, May, saan naman tayo nagkakilala at paano naging tayo? Na mga oras na yun ay di nga nagkapagsalita itong si Natalie, pero tinulungan naman ito ng mga successor. At sabi ni Jean, nagpanggap ka na mahirap noon insan, at doon kayo nagkakilala at nagka-developan sa bahay mo. Dinala mo siya sa bahay mo at pinatira. Nagkita kayo sa isang bar at nagkakilala dahil iniligtas mo siya sa kamay ng iba. Yun yung mga sinasabi mo sa amin noon. At patawan mo, sabi ni HD, so ibig sabihin isa siyang gimikera o prostitute? Paano ko nagustuhan ang ganyang klase ng babae? Hindi ako makapaniwala na pumatol ako sa kanya. At dahil sa pinagsasabi ni HD ay bigla ngang napikon itong si Jean at sabi nito, o insan, huwag ka naman magsalita ng ganyan. It's shoutout time, are you ready? Let's do this! Shoutout kay Nazareth Antonio. Shoutout kay Sir Sumil Onzonyet. Shoutout kay Clyde Ivan Adlawan, kay Christine De Los Reyes, kay Jimboy De Vera, kay Zam De La Cruz, kay Rachel Gallo, kay Sam De La Cruz, kay Clarissa May Arbagsaw, kay Erlinda Samson, kay Pauline Kimayong, kay Ginette Sabado, kay Norlene Bichayda, kay Remar Morta, kay Lisander Palas, kay John Ray Dacalos, kay Ian Muntiman, kay John Wayne Tud, kay Cesar John Joseph, kay Reggie Pasig, kay Honey Lane Ramacho, kay Susana Mangkit, kay Adrian Tugle, kay Kevin Antonio, kay Duwatski, kay Renan Guantiro, kay Jocelyn Mandrake.